Hi guys, my name is Jeremy and I am currently working as a registered nurse here in Germany. And in this video, I will be telling you guys my Germany journey. How did I pass? How did I study my agency in the Philippines? If you are already a nurse in the Philippines and is already studying for the German language and will be taking the B2 exam soon, I hope this could help. So ayun guys, first of all, kapag naisipan nyo ng mag-German language or pumunta sa Germany and work in Germany, you have to prepare yourself mentally, emotionally, and physically. Emotionally, mentally, kasi dito sa Germany guys, ang weather nakaka-depress, lalo na kapag winter. Tapos, when I say emotionally, kasi Germans, most of the Germans are direct. So kapag hindi ka sanay ng ganon, ma-offend ka. Physically, dahil sa Philippines guys, nasanay tayo na the relatives, tapos yung mga helpers natin, tinutulungan tayo for washing, yung like papaligon yung pasyente or something to help the patient. Dito sa Germany, tayo pong gumagawa nun. Tayo nagpapaligo sa pasyente, although sometimes may helper kami, pero most of the time po tayo pong gagawa nun. So, prepare yourself. So, for my agency in the Philippines was magsaysay. Ang kagandahan doon kasi I was able to refund my payment for the language doon sa school ko. So, yun. Tapos, ang magsaysay, ang maganda is they are very consistent. They update you every now and then kung kamusta na yung papers mo. Pero kasi ang pinaka-importante nga guys dito is the B2 certificate. Tandaan niyo lagi, the most important thing or document that you need for your Germany journey is your B2 certificate. So yun guys, but hindi lang po magsaysay ang agency sa Philippines, marami pa po. Siguro I will include na lang yung mga FB pages po dito sa ng mga nandirito sa Germany, mga Filipinos in Germanies, and so pwede po kayo magtanong doon, mag-inquire kung anong agencies nila, which is better, mga ganun po. So ayun, and also choose a good language school. Napaka-importante niyan guys. Kasi kung syempre doon sa tsaka-tsakang school ka gumo, syempre, di ba, hindi ka matututo. Alam ko, ang magsaysay, they have their own school, pero marami pa po tayong ibang school like Goethe Institute, meron tayong Berlitz, Makati yata yun, tapos Bigel. Ang Goethe, syempre, pang Goethe po yung type of exam. Ang Bigel, dun po kasi ako nag-intensive exam, bago ako nag-exam, USD po yun. Tapos ang TELC yata, if I'm not mistaken, yun yung Berlitz, Makati, yata, sila yun. So yun, isusulat ko na lang guys. Kaya it is also important guys na alamin nyo kung ano yung type of exam na e-examine nyo. Kasi may iba't iba po yan. Kagaya na sinabi ko, may TELC, merong USD, may Goethe. So isipin nyo kung ano yung type of exam na e-examine nyo. Very important din po yun. Tapos sa language naman, language school naman, usually yung agency ang nagbabayad niyan. Pero depende, kagaya sa amin, kami muna nagbayad, then na-refund namin from our agency. So again, mga akla, the most important document that you need for your Germany journey is your B2 certificate. Without it, hindi po kayo makakalis. So let's start. So how did I study and pass the language exam? Yun guys, mahirap talaga siya. So the best, the first thing that you need to do is find a very good language school. Kasi sabi ko nga, pag tsaka-tsaka yung school, kyok-kyok-sak ka talaga dahil. Yun. Tapos there are schools naman na they provide materials for their students and there are schools na hindi. So hindi na ako mag-mention. Yun. And what helped me also ay ang Google at YouTube. Sa Google guys, I use Google for translations. Huwag kayo mahiyang gumamit ng Google. Gumamit po ako niyan. Ang ano lang sa Google, as is po talaga siya. Talagang literal kapag translate nyo po siya. Pinatranslate nyo sa Google. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung verb doon sa Google na yung mismong translated sentences na kinukuha ko yung verb, yung mga words na ginamit doon for vocabs
And naghahanap ako ng synonym niya. For example, the verb is pang A1, yun ang ginamit ng Google. I will look sa Google kung ano yung katumbas niya in B2. Ganon. Tapos sa YouTube naman, nandiyan dyan si Jenny and Anya, mga German teachers sila sa YouTube, malaking tulong talaga sila. Yung Google at saka yung YouTube, sila po ang holy grail ko. Kasi ang dami kong natutunan, lalo na sa YouTube, dun sa mga German teachers doon. Tapos sabi ko nga, gumamit ako ng Google, pwede kayong mag-search ng mga PDFs from A1 to B2, tapos mga practice materials na din, yun, mga exam materials. And one thing na ginawa ko, guys, I'm very curious. I mean, for example, naglalakad lang ako. It's like I'm learning every day. Nakita ko merong suot na, for example, relo yung lalaki. Sabi ko, ano bang relo sa German? Isa-search ko agad and I will write it. Tapos may nakita ko, ay, ano ba yung ano? May kwinta siya. Ano bang kwinta sa German? Isusulat ko agad siya. So, it's like I'm learning every day. I am curious sa paligid ko. Ano ba ito kapag ginerman ko siya? Yon. Tapos isulat nyo agad, guys, kasi makakalimutan nyo yan. Yon. And practice every day. Kasi ako, guys, although meron pa rin akong social life, nakakapag-nomo patayes, sa bahay namin, malaki yung ano namin, table namin, dining table. Alam nyo ba, guys, doon nagulat si mama ko, nilalagyan ko yan for reading, for listening, for writing, mga ganon. Super naloka si mudra ko na nag-aaral ako mabuti. First time niya ako nakitang ganon kasi mahirap ang German language, di ba? No sugar coating, guys. Kaya, lagi ako nagpa-practice. So, hindi ako tumigil mag-practice ng practice. Nagbunga naman po yung anes ko, yung paghihirap ko. Yun. Tandaan nyo, you are studying another language. It's not our mother tongue. So, mahirap po talaga. Kaya, dapat yung gawin is practice. So yun, guys, like I said, I used Google for A1 to B2 PDFs, tapos yung mga learning materials doon. Ngayon, sa YouTube naman, ang ginawa ko, kasi sa YouTube, meron din silang mga learning materials for reading. Tapos, ang ginawa ko doon is, in-screenshot ko, tapos tsaka ko siya printin. Tapos, yun, may mga answers naman yun sa dulo ng videos. Pwede nyo ring i-print. Kaya malaking tulong, sabi ko nga, holy grail ko ang Google at saka ang YouTube. Kasi, the things that were not provided ng school, I printed everything out. Galing sa pera ko talaga. Galing sa pocket ko. Yun. And for reading, it's not just for writing, guys. Ha? For reading, vocabs are very, very important. Kasi kapag wala kang vocabs, hindi mo maintindihan yung binabasa mo. Kagaya ng sabi ko, hindi natin yan mother tongue, you are studying another language. So, mahirap talaga, guys, kapag kulang ka sa vocabs kasi hindi mo maiintindihan yan. And A1 and A2 are the foundation of the language. Kaya dapat i-master mong A1 at saka ang A2. Yun. And pag nagbabasa ka, tapos hindi mo maiintindihan, highlight, write, and translate. Highlight, write, and translate. Yun ang ginagawa ko. Tapos, babasahin ko ulit. Then, pag binasa ko na ulit, naiintindihan ko na siya. Kasi, na-translate ko na siya. It's okay, guys. Kahit pa ulit-ulit yung siyang basahin, ang mahalaga is ma-familiarize nyo. Hindi naman important thing sa uluhin nyo eh. The important key there is familiarization. Yun. And for the listening, again, YouTube and Google played a very important role sa pag-aaral ko ng German language. Sa Google, ang ginamit ko siya for pronunciation, itatype ko siya sa Google, tapos sasabihin, ipapronounce ng Google yung word, tapos uulitin ko. Tapos sa YouTube, nanood ako doon ng mga German films. For example, Nico Sveg. Guys, napakaganda niyan for A1 to B2. Pinanood ko yan, tinapos ko yan. So, ang ginagawa ko doon, I listen. Then, i-write ko kung ano hindi ko naintindihan. Then, I'll translate it. Tapos, ang ginagawa ko, the words na nakuha ko doon sa film na yon, gumagawa ko ng sarili kong sentence from it. Ganon. Tapos, yon. Sabi ko, listen, write, translate, tapos make your own sentence. Ganon ginagawa ko, guys. And ayan, guys, na-mention ko rin kanina si Anya at si Jenny, nakatulong sila for listening din.
yung dalawang German teachers na yon. Tapos, don't forget your dictionary pala, guys. Napaka-important yan. Ang dictionary ko is DICCC. Pwede nyo i-download yan sa Play Store or sa, baka sa Apple din. Hindi ko lang alam, guys, yon. Lagi kong sasabihin sa inyo, vocabs ay isa sa pinaka-importanting part ng pag-aaral ng German language. Kailangan marami kang vocabs bago ka sumabak. Or else, mahihirapan ka sa exam. Yon. And so for the writing, guys, what I did, yon, wala kaming German teacher sa school namin, so we had to take an intensive course from other school. Sa Beagle po ako nag-aral for 8 days, then after the 8th day, exam na kinabukasan. Yon, ang ginawa ko, I did my own readymetal. I made my own readymetal and I had it checked by my teacher, German teacher, native teacher po siya. Kaya ayun, inaprubahan niya, nagandahan talaga siya dun sa sarili kong readymetal. Ang kagandahan ng sariling readymetal, guys, is yung mga words mo dun, counted na yun dun sa words na bibilangin ng proofer. Kasi, for example, to minimum of 200 words, yung readymetal ko, sarili kong gawa yun, so bibilangin yun. Kasi ang readymetal, guys, minsan binibigay na rin niya ng school, ng school mo. Tapos isusulat mo na lang yun, tapos dudugtungan mo lang ng mga words. Pero ako, guys, ginawa ko sarili kong readymetal. So, kapag meron kang German teachers, guys, may German teachers kayo, grab the opportunity na gumawa ng sarili nyong readymetal na parang same din, no? Parang ni-rephrase nyo rin yung binigay nilang readymetal sa inyo. Tapos pa-check nyo, guys. Kapag na-aprubahan, guys, at least gawa nyong sarili yung readymetal. Tapos ika-count yun at i-consider ng proofer yun kasi galing sa inyo, hindi galing sa kanila. Yon. For the speaking naman, I had to take it twice. Bumagsak po ako sa una kong exam ng speaking kasi 16 over 30 lang po ako, dapat 18. Pero sa second take ko naman, ang ginawa ko, guys, nag-YouTube ako 1 hour before the exam. Lalo na sa Beschreibung, yung bibigyan ka ng photo tapos i-describe mo. Yun, laking tulong niya. Siyempre, na-retain pa sa isip ko kung paano ginawa sa YouTube yun. So, yun yung ginawa ko. Pero sa speaking, isang pinaka-importanting bagay dyan is yung Aussprache mo, pronunciation. Like I said kanina, sa Google, ginagawa ko is tinatype ko yung word tapos ipropronounce ang Google tapos uulitin ko yung word. Same lang din. Pati sa dictionary, guys, pwede nyo gamitin yun, i-play nyo yung parang ipropronounce niya yung words. Yun. Yun ang ginagawa ko. Pinapakinggan ko tapos sasabihin ko ulit yung sinabi. Napaka-important yung practicing yung Aussprache. Kasi kahit gano'ng kaganda yung naisip mong sentence na sabihin, pero kung hindi naman naintindihan ng proofer mo yung sinabi mo kasi ang pangit ng pagkaka-pronounce mo ng mga words nila, wala rin. Di ka rin nila maintindihan. Yun. Sa, wala naman akong ibang masabi pa tungkol sa speaking kasi vocabs, very important din. Kasi, wala ka masasabi kung wala kang vocabs. Sabi ko nga, bago po ako nag-exam, is very equipped ako ng vocabs nung nag-exam ako. Nagkataon lang na kinulang ako ng puntos doon sa speaking sa first take ko po. Yun. Yun lang. So, ayun, guys. I hope this video ay makatulong sa inyo. Lalo na kayo mga nag-aaral pa lang, mga aspiring nurses, or mga nurses na nag-aaral na ngayon ng German language, sana nakatulong po sa inyo tong video na to. Kasi alam ko, hindi madali yung language, tapos nakaka-frustrate. Yun. Pero laban lang, guys. Pwede nyo akong i-message sa YouTube, dun sa mag-comment kayo sa YouTube channel ko, or sa Facebook account ko, kung meron kayong mga tanong. Kasi, actually, meron akong ginawang A1 book, for Filipinos, naka-taglish yun para mas madali nyo maintindihan how to construct, lalo na pag mag-construct ka na ng sentences auf Deutsch, diba? Yun. Kung gusto nyo lang naman yung ano ko, yung ginawa kong A1 book na yun, aayusin ko siya, guys, kasi kapag transfer na siya sa ibang na-disorganize siya kung saan siya naka-type, parang ganun. Yun. I hope this could help and I wish you all success, guys. Bye-bye, guys!